kung saan kaya guys ang kakayaning power ni Kibuloy para makipagpatentero at makipaglaro ng tagu-taguan sa ating gobyerno. Sabi nga sa kasabihan, 'di ba? You can run, but you can't hide. So ngayon nga po guys, lumabas na po ang warrant of arrest order ng korte ng Davao para dito sa kaisa-isang appointed son of God and nagmamay-ari, the owner of the universe, na si Apollo Mo Kibuloy. Apollo Kibuloy. Yan. Lumabas na guys. So pinapa-aresto na po ng Davao Court itong si Kibuloy. So ngayon, ito yung balita guys. Yan, nakikita niyo yan, no? Basahin lang muna natin. Sabi dito, Kibuloy ordered arrested by Davao Court. So ngayon guys, sa mga hindi nakakaalam, baka mamaya sasabihin ng iba, paulit-ulit na lang yan yung arrest order na yan, hindi naman nahuli. Ganito kasi guys, meron pong napipintong arrest order itong si Kibuloy sa Senado, sa Committee on Women's Children, Family Relation and Gender Equality ni Senator Risa Ontiveros at sa Kamara, sa Legislative Franchise. So dalawa po yun guys. Iba po yun yung sa Kamara at sa Senado at iba din po yung sa Korte ng Davao at Korte ng Pasig City. Mas malala naman guys yung sa Pasig City, 'di ba? Now, ganito guys, sabi ko nung nakaraang linggo bago mag-Semana Santa, sabi ko pustahan tayo mga kababayan, pagkatapos ng Holy Week, ilalabas na rin yung arrest order ng Davao Court dito kay Kibuloy at talagang tumpak, hindi talaga nagkamali si Mima. Talagang totoo. Pinatapos lang guys ang Semana Santa para naman kahit papaano magnilay-nilay siya. Kasi 'di ba magdadasal si Kibuloy. Kasi parang siya yung namatay tapos muling nabuhay, nag-glorified siya, 'di ba? Pinag-glorified lang muna si Kibuloy. Muli muna siyang binuhay. 'Di ba? Gin-glorified itong si Kibuloy and then after ng ng Holy Week ito na. Huhulihin na siya. Pero guys, alam nyo, mas matindi yung arrest warrant dito sa Pasig City kasi non-bailable. Kung maangas yung arrest warrant ng Davao Court, well, Davao Court yan, pugad ng mga DDS. Now, itatopic natin yung about sa paghuli dito kay Kibuloy. But anyway, ganito guys, kung matindi nga yung Davao Court, mas may ititindi pa ang Pasig Court kasi non-bailable po itong kaso niya. Kasi nga, qualified human trafficking po ang ikinaso sa kanya doon sa Pasig City Regional Trial Court. Eh yung dito kasi guys sa Davao, child abuse at pagmamaltrato. Well, yun, bailable po yun guys. Pero yung doon sa Pasig, hindi po bailable yun, non-bailable. So antay na lang natin siguro this month or next month, 'di ba, pag nakitaan talaga may probable cause talaga, napag-aralan talaga, yan ilalabas din guys yung arrest order ng Pasig. So antay-antay lang po tayo guys. Ngayon ganito, paano nga ba mahuhuli itong si Kibuloy? Kasi 'di ba yung PNP ng Davao, lagi nilang sinasabi na hindi pa naman kami nakakatanggap ng coordination ng Sergeant at Arms. Wala pa naman kaming nare-receive na arrest order galing sa Sergeant at Arms. Wala pang cooperation galing sa Sergeant at Arms. Yan po yung yung palusot ng Davao Police. Tapos lagi nilang sinasabi na wala silang kaalam-alam kung nasaan si Kibuloy, 'di ba? Whereabouts nga daw. Wala silang idea kung nasaan si Kibuloy. Ngayon, dito po sa Davao Court, wala po silang takas dahil sila po ang magsiserve ng arrest order para dito kay Kibuloy. And after nilang magserve ng arrest order, babasahan ng rights itong si Kibuloy, after nun, diretso po siya aresto, diretso po siya kulong. So ngayon, ang tanong, may delikadesa kaya itong Davao Police
Kasi nga guys, actually bago mag-Semana Santa, nilabas na po guys nung March 14. Inihain na po ang arrest order, court arrest order ng Davao dito kay ano, kay Kibuloy. Eh alam niyo naman po yung lawyer ni Kibuloy na si ano, Topacio. Mahilig po sila sa galawang delaying tactics. Diba? Merong mga ching, merong mga pahapyaw, merong mga lagay, diba? So, mahilig sila sa delaying tactics. Ang ginawa nila, dinelay nila ng dinelay. Naghain po sila, guys, ng motion for reconsideration. And, syempre, tagal na. O, ngayon, sinapubliko na. Ano pa kasi yun, bago mag-Holy Week, nilabas. Private lang muna. Sila-sila pa lang nakakalam. Eh, ngayon, naurat na din yung Davao. Inano na, ginawa na siyang ano, pinablik na siya. So ngayon, ang tanong dito, may delikadesa kaya ang Davao Police para arestuhin itong si Kibuloy? Magkakaroon kaya sila ng bayag, ng yagbols para arestuhin itong si Kibuloy? So now, panoodin natin itong ano, balita ng UN TV. May reaction na ba dito ang Department of Justice? Magandang tanghali, Ella. Ayon sa isang opisyal ng Department of Justice sa DOJ ay pag-uusapan pa nila itong kaso ngayon, Ella, kasama ang kanilang mga prosecutor. At kaugnay nga niyan, o kaugnay ito sa inilabas na warrant of arrest ng Davao City Regional Trial Court Branch 12 laban kay Apollo Kibuloy at limang pa nitong associate na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, at Silvia Simanyet. Ayon sa hukuman, may batayan para ipapa-aresto si Kibuloy at ang lima pa nitong mga kasamahan. Itong Lunes, Ella, April 1, inilabas ang arrest warrant na perbado ni Judge Dante Baguio. Pero batay sa impormasyon na nakalagay dito noon pang March 14, unang ipinag-utos ng hukuman na ipa-aresto si Kibuloy at ang mga kasamahan nito. Subalit naghain ang kampo ni Kibuloy ng motion na ipagpaliban muna ang pagpapatupad ng arrest warrant dahil naghain sila ng motion for reconsideration sa Department of Justice kaugnay sa kaso ni Kibuloy na sexual abuse of minor. Noong March 19 ay una nang naglabas ng arrest order ang Senado laban sa religious leader dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig ng komite. Pinangungunahan ni Senator Risa Ontiveros kaugnay sa mga aligasyon ng pang-aabuso ni Kibuloy. Sa kanyang pahayag kasunod ng arrest warrant ng korte kay Kibuloy, sinabi ng mambabatas na bilang naanya ang masasayang araw ng religious leader at naniniwala siyang mauhuli ng mga otoridad si Kibuloy. Yaman ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Doc. Yan. Mas nauna pa pala, guys, na lumabas ang ano, ang arrest order ng Davao Court. Kasi March 14 pa. Eh yung sa Senate at doon sa ano, Kamara, March 19, 'di ba? So, delaying tactics nga ang ginagawa ng kampo ni Kibuloy. Sabi, naghain daw sila ng motion for reconsideration. Pero nga, sabi nga sa balita, failed sila na umattend sa pagdinig. So that, yan nga, hinainan na sila ng arrest order. Ngayon, ulitin ko ha, para hindi kayo malito. Iba po yung warrant of arrest ng Kamara, iba po yung warrant of arrest ng Senado, iba din po yung warrant of arrest ng Korte ng Davao, iba din po ang warrant of arrest kung sakali ng Pasig City. So, uulanin guys ng warrant of arrest itong si Kibuloy. Ngayon, hanggang saan kaya ang power ni Kibuloy para makipagpatintero sa ating batas dito sa bansang Pilipinas. So ngayon guys, yun po yung ano, update ngayon na itong si Kibs ay under surveillance. Charot. Itong si Kibuloy is ano na, hinainan ng arrest order. So pinapahanap na siya, pinapa-aresto na siya ng Davao Court. So, yun lamang ho guys, at it's me again, si Mimali siya nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.